Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So maya-maya lang ay magaganap na ang preseason opener ng Los Angeles Lakers laban sa Sacramento Kings bilang bahagi ng ating 5-game schedule para sa araw na ito na i-update natin mamaya. Well, sa Lakers nga mga kaibigan, si Anthony Davis ay may iniinda na injury. Siya ay nasa injury report at meron umano itong low back tightness. Kaya naman inaasahan na very limited minutes lang nga siya mamaya. Listed as probable naman siya, so inaasahan pa din na maglalaro siya. Ganun pa man, hindi nga natin tiyak kung maglalaro pa ba siya sa second half ng game na ito. Habang out naman si Dennis Schroeder dahil may issue pa nga ito sa kanyang visa at hindi pa ito nakakabalik sa US. Si Lonnie Walker IV ay out din dahil sa left ankle sprain at Troy Brown Jr. dahil sa low back soreness. So yan nga tatlo mga kaibigan ang out sa game nila mamaya. Kung may isang bagay man na sariwa pa nga sa utak ng mga fans ng Lakers ay ang hindi ibaliwala ang preseason. Dahil last year nga ay nakita natin na bokya ang Lakers sa preseason at wala silang naipanalo na kahit isang game. Pinoint out ko nga ito na hindi ito magandang sinyales dahil huling beses na nangyari ito ay noong 2012 nang magkaroon din ng failed super team ang Lakers. Well, inisip lang nga ng iba na nagpapaka-hater ako at sinabi na preseason lang naman ito kaya naman hindi nga nagtutodo ang mga players. Hanggang sa umabot na nga ang simula ng regular season at hindi din naging maganda ang kanilang simula. Ang sabi din ng ilan ay makikita na lang nga yan sa playoffs. Hanggang sa umabot na nga sa punto na kahit sa play-in tournament ay hindi sila nakapasok. Kaya naman bagamat preseason pa lang nga ito, expect to see some sense of urgency sa Lakers lalo na't bago nga ang kanilang head coach. So talagang susubukan nga nilang makabuo ng magandang chemistry as soon as possible. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang nalungkot naman ang madaming fans ng Warriors matapos na i-anunsyo nila na nakat na sa kanilang lineup ang fan favorite na si Mclung. Madaming fans ang hindi sumang-ayon dito dahil napakaganda nga ng pinakita niyang performance sa preseason at lalo na noong Summer League. He is more than just a high flyer o highlight sa Instagram o kaya naman sa TikTok. Ang kanyang basketball IQ at shooting ay na-improve na din over time. Kaya naman, inaasahan ng madami na makakapasok siya sa Final 15 lineup ng Warriors. Ganun pa man, hindi nga ito ang kaso at ngayon ay maghahanap na naman siya ng panibagong tahanan at itutuloy niya lamang ang kanyang NBA journey. Dadaan ulit siya sa iba't ibang tryouts hanggang sa may kumuha sa kanya. So ito nga ang typical na buhay ng isang basketball player na nangangarap sa NBA. At nakikita nga natin na 450 players sa liga na ito ay less than 5% yan ng players. Mas madami nga mga kaibigan ang katulad ni Mclung na patuloy lamang naghahabol ng kanilang pangarap na mabigyan ng isang contract sa liga na ito. Ano ba masasabi no tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito, nakakalabas lamang ni Karl Anthony Towns sa ospital matapos na magkaroon ng COVID-related illness kung saan siya ay naging bedridden. Hindi nga siya makapaglakad dahil nanghihina siya at bumagsak din ang kanyang timbang from 250 pounds to 231 pounds. Ano ba masasabi no tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!